naman yung isang dish ko, steamed fish. Ayan, yung ganitong fish na nabibili sa market, yung naka-slice na. $13 lang yan. Tapos nilagyan ko ito, Pilipino ko yung dry radish. Tapos loya. Ito yung dried radish. Ayan. Ganyan, nabibili yan sa market din. Ayan, yung balat ng radish. Tapos, ay hindi yan, si ano, parang preserved radish. Preserved radish pala. Mga ganito ka lang kadami yan. Ayan, mga limang braso, ugasan, tapos patuloyin. Ganyan yung tubig, tapos i-slice na siyang pino, ganyan. Iiwain siya ng maliliit. Lagyan ko sa ilalim, tapos sa ibabaw ng fish. Tapos naibawa-bawan ko siya ng ginger. Tapos i-steam ko na yan mamaya ng mga 10 minutes. So, magpakulo na rin ako ng tubig para sa steam fish. Pinaka-high na fire. May tubig na yan. Diyan. Pakuloan. Nalo ko na yung kalahati ng spring onion dito sa ibabaw. Ayan. Habang i-steam siya, may spring onion siya dyan. Napumulo na yung tubig. Ilagay na natin yung isda. Ayan. So mag-timer tayo ng 10 minutes. Wait. 10 minutes over. Para malaman kung luto na siya, tusukin. Uy, medyo matigas pa konti. Tigas pa! Oh my gosh! 13 minutes, 2 minutes more. May na kasi itong kala na ito. Kaya pinakahay na siya. Ayun na, okay na siya. Yan, luto na siya. Patay na ang apoy. Iniinit lang ako ng mantika para ibuhos sa steam fish. Iinitin yan siya. Tapos lagyan ng itong hiniwa kong ginger na konti. Okay, ito sa ibabaw. Tinanggal ko yung kanina. Ayan. Oh, ayan. Nasunog. Ayan. Lagyan ng soy sauce for seafoods. Ayan, pwede na rin wala na ito. Kasi may lasa na yung ano, yung radish. Pero medyo matabang para sa akin, kaya dinagdagan ko. Nilagyan ko niyan. Ayan na siya. Ayan ang steam fish ko.